Kaya sabihin mo, mula ngayon, wala nang bahagi sa akin ang unbelief. Amen. Ako'y sumasampalatayang lubusan dahil ako lamang ang pagpapalain ng Diyos sa aking pananampalataya. Amen. So ano ba ang pananampalataya mo? Na ikaw ay maging katulad pa rin ng dati. Kaya ngayon po dito sa temang Great Achievers, ang achievers po, ang isang taong achiever ay merong pinangarap na pinulsuhan na hinangad niyang makamtan niya at maisakatuparan. Yun po ang achiever. Ikaw ba may pangarap? Amen. Hallelujah. At pag sinabing great, pambihira, walang katulad. Kaya ang may pangarap na gustong makamit yung kanyang pinangarap, siya'y walang katulad dahil ang tagumpay mo ay kakaiba kaysa dati mong tagumpay. So you will compare your present achievement from your former achievement. Do not compare with others. Iyong ihalintulad ang tagumpay mo ngayon sa nakaraan mong mga tagumpay at makikita mo ba, oo nga, iba. At hindi ka maiinggit sa iba dahil ang kaiinggitan mo ay sarili mo. At pag kinainggitan mo ang dati mong tagumpay, hindi ka nagkakasala dahil sarili mo ang gusto mong higdan. Sabihin mo sa iyong katabi, bago magtapos ang taong ito, kung ano ang aking New Year's resolution noong January 1, ay aking kakamtin bago mag-December 31. Amen. Hallelujah! Be reminded. Be reminded of your New Year's resolution in last January 1. Meron pang ilang araw, hallelujah, ang Diyos ay makagagawa sa isang araw ng malaking himala. Pero siya'y gagawa ng himala, pero meron siyang gagamitin at ikaw yun. Kayang gumawa ng Diyos sa sarili niya, pero hindi niya plinano yon. Gusto niya'y ikaw ang makaranas ng kanyang gagawing himala. Sa dami ng mamamayan ng NCR, ikaw ang narito ngayong ikatlong gabi. Palakpakan natin ang Diyos. At sa huling araw, pagbaba ng banal na Espiritu, lalaki at babae ay wala nang pipiliin ang banal na Espiritu. Lalaki at babae magpapahayag ng salita ng Diyos. Everybody will prophesy. Oh, Jesus. Jesus. Napakaganda ng ating panahon dahil tayo ang pinili ng Diyos para sa kanyang malaking move na ito. Kaya laging tandaan mo, humility and meekness and contriteness, ito po'y tatlong tambalan. Kababang loob ng ibig sabihin, ang tiwala lamang natin ay sa Diyos. Meekness, kahit hindi pa nangyayari at tayo'y tinutudyo at inuusig dahil parang hindi, walang nangyayari sa ating pagdalo sa mga gawain, tayo'y mananahimik. That is meekness. That is strength under control. Amen. Dahil sa sandali na ikaw ay mga tuwiran sa pag-uusig sa iyo, back to zero. Hayaan mong ikaw ay tudyuhin. Basta ikay tuloy-tuloy. At huwag mo rin sasabihin, ikay baliw. Ayoko nang ako'y baliw. Amen. Ako'y matalino, kaya ako'y nagpapatuloy. Kaya alisin na natin sa ating vocabulary, baliw ako sa Panginoon. Ang mga baliw, hindi nakakaintindi. Hello? Kailangan mapili tayo sa salita. It is only the wise that will worship God in spirit and truth.
Sabihin mo ako, matalino ako sa Panginoon. Amen. Matalino ako sa Panginoon. Hindi natin napapansin yung subliminal effect ng salitang ating ginagamit. Kaya nga po, tama yung isang aklat na ang sabi niya, huwag ninyong babanggitin ang pangalang Belteshazzar, Abednego, Shadrach, and Meshach. Ang banggitin ninyo, si Daniel kahit inuusig sa Babylonia, hindi niya pinalitan ang kanyang pangalan. Lahat ng aklat niyang isinulat, ang pangalan niya ang kanyang ginamit. Siya ba'y naparusahan sa Babylonia? Hindi. Dahil siya'y nanindigan sa Diyos na hindi siya magbabago ng isipan. Dahil ang pangalang Daniel, makinig kayong mabuti, ang pangalang Daniel, God is judge. Ang Diyos ang hukom. Eh ang ipinalit sa kanya ay Belteshazzar. Nang meaning, preserve thou, O Bel, his life. Yung Bel po ay Diyos-Diyosan. Na pag siya tinawag ng Belteshazzar ng mga Babylonian, ingatan mo ang buhay niya, anitong Bel. Aba, hindi maganda, no? Kaya Daniel, God is judge. So, ang Hananiah ay gift of the Lord. Pero ang Shadrach, command of Ako, the moon god. Hello? So, ang ibig sabihin, pag tinawag siyang Shadrach, ang Diyos niya ay si Ako. A-K-U. Kaya huwag mong tatawagin si Shadrach dahil sumasamba ka kay Ako. Hello? Tahimik. And then, ang Mishael, who is what God is? Yun ang meaning. Kung sino ang Diyos, siya ang Diyos. Pero pinalitan, ginawang Mishak. Who is as Ako? Ibig sabihin, siya ay katulad ni Ako. At ang Azariah, whom Jehovah helps. There is power in your name. Amen? So, Azariah, tinutulungan ni Jehovah. Aba, purihin ng Panginoon. At ang Abednego, servant of Nego or Nebo, the God of science and literature. Kaya sa susunod, huwag mo nang babanggitin ang Shadrach, Meshach, Abednego. Kahit nakakautal, sabihin mo Daniel, Hananiah, Mishael, at Azariah. Maganda yon dahil sinasabi mo sa iyong sarili, pag sinabi mong Daniel, God is judge. Pag sinabi mong Hananiah, gift of the Lord. Pag sinabi mong Mishael, who is what God is. At pag sinabi mong Azariah, whom Jehovah helps. Sabihin mo, ang Biblia ay walang kamalian. Ang Biblia ay pawang katotohanan. Ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Inglesin natin, the Bible is inerrant. The Bible is authentic. And the Bible is immutable. Hindi magbabago kailanman ang salita ng Diyos. Amen. Kaya pag ikay maalam sa salita ng Diyos, magiging mahaba ang iyong buhay. At kadalasan yung mga nadadaig, eh bakit po si ganun, napakaalam sa Biblia, namatay agad. Laging tandaan mo, ang Diyos ang may desisyon. Dahil kaya kinukuha agad yung katulad ni Juan Bautista, iniiwas siya sa mas malaking kapahamakan. Kaya huwag nating hahatulan ng Diyos dahil mas alam niya ang kanyang kapasyahan. Kaya ang ating gawin na lamang, magpuri lagi tayo sa Diyos. At siya ang magpapatuloy na magbigay ng haba ng ating araw at haba ng ating mga taon. Magpapatuloy ka that you are anointed to be great achiever. Amen. So, habang ako ay nag-aaral, hindi ko pa ito maibibigay sa inyo, pero binuo ko na panalangin ko muna na pansarili. Makinig lang kayo at humanga kayo mga salita ito ng Diyos na ibinigay sa akin.
Lord, let the increase of your government and peace fully rule in my life. Your name is wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Though my beginning was small, yet my latter ends should greatly increase. Now, O Lord, increase my greatness and comport me on every side. Bless me indeed and enlarge my territory, and that thine hand might be with me, and that thou would keep me from evil, that it may not grieve me. Increase me more and more, so that as I bless many people, they will be helped and they will give thanks to you. Increase us, your people, greatly. Make us more stronger than our enemies. Lord, I fear you most of all. Bless me and increase my blessing more and more, so that many people will be with me. Even many people will be with my children. Thank you very much that your presence goes with me daily. We shall be full of joy, and pleasures will be with us forever. Furthermore, O Lord, give me the treasures of darkness and hidden riches in secret places. It will make me know you more and more as the Lord of the whole earth. Thereby, I will influence more people to know you as the Lord of the whole earth. Lord, bring all people to me who do not know you. Make them as sheaves upon my feet. I will thresh them with my feet that you made hoofs as brass, and shall beat in pieces many people, and I will consecrate their gain unto the Lord and their substance unto the Lord of the whole earth. I vow while I live, will I praise you, Lord. I will sing praises to you, O God, while I have any being. I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. O most gracious Holy Spirit, help me to achieve and fulfill this prayer. Receive daily, let me receive daily the answer, all in Christ Jesus' name, to the glory of the Father. Amen. Lahat po ng naririnig ko po pangangaral ni Pastor, basta po lagi ko sinalagay sa isip ko, only believe, only believe. Dahil ang Diyos lang ang siyang, siya lang ang himala, siya lang ang Diyos ng mga himala at ng mga imposible. Kaya tinatayuan ko pong lahat yun, kahit pa po wala pa sa, hindi ko pa po nakikita, pero po talagang dinaangkin kong lahat. Kasi sabi ko, Lord, ikaw lang ang may likha sa mayaman at mahirap. Kaya Lord, tinatayuan ko lahat yung pangako mo na ang mga anak mo na sa'yo'y sumusunod, at sinabi mo, Lord, na aalalahanin mo ako. Kaya purihin ang Diyos, kasi malaki po talaga. Dahil sabi ko, Lord, nagtatrabaho po kasi ako, naghahangad po ako na magkaroon ng hanap buhay, negosyo, na sabi ko, Lord, ikaw po ang magpakahayag, ikaw po ang mangusap sa akin, Panginoon, upang Lord, ang buhay ko'y lubusan kong may pasakop sa iyo, Panginoon. Kaya po yun, tinatayuan ko po yung mga pangarap na yun na nasa isipan ko. Kaya purihin po ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang titulo ng mensaheng ibinigay mo sa akin ay iyo pong lakipan ng kapangyarihan upang aming ito ay magamit ang katotohanan ito sa kaluwalhatian mo sa pangalan ni Jesus.
Sa lumang tipan po ay, doon po ay merong mga alipin. So may kumukuha ng mga alipin at yung alipin ay alipin habang buhay. At yung Panginoon ay Panginoon niya habang siya'y nabubuhay. Pero meron silang tradisyon na pag yung alipin niya ay umabot ng 50 taon na alipin niya, siya'y may kalayaan na maging malaya. Ang tawag nila doon ay jubilee. Pagpapalaya sa mga alipin. Ang isa pa ring layunin ng jubilee ay ibalik yung lupain na hindi natubos. Pero kapag ang isang alipin ay nagsabi, ayoko na pong umalis pa sa iyong pagigikong Panginoon. At ang tawag na po doon ay bond slave of his master. Iba na ang kanyang karapatan dahil siya ay kapamilya na ng kanyang Panginoon. Kaya tinawag ni Pablo ang kanyang sarili bond slave of Christ. Freed to be enslaved. Pinalaya para maging alipin. Banal na espiritu. Pagpalain mo ang salitang ito at ito ay angkinin ng bawat may pandinig sapagkat dito lamang ang tiyak na buhay hanggang langit. Sa iyo ang kaluwalhatian naman sa pangalan ni Jesus. Sa ito ang ating teksto sa Romans 6:22. But now being made free from sin and become servants to God, you have your fruits unto holiness and the end everlasting life. So simpleng-simple po yung katotohanan. Ginawa tayong malaya sa kasalanan dahil kay Jesus, pero tayo ay ginawang lingkod ng Diyos. So tawagin mo ang iyong sarili, ako'y lingkod ng Diyos, ako'y alipin ng Diyos. Kaya ikaw ay mamumunga sa pagiging lingkod, ikaw ay magpapatuloy sa kabanalan. At ang kabuuan, yun pong the end, yung destiny ay walang hanggang buhay. Manalangin tayong muli. Hayaan mong ang katalinuhang nagbubuhat sa iyo, banal na espiritu, ay iyong isilid sa bawat puso ng may pandinig. Sa iyo ang parangal at kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. So, kapag natutunan mo na napakasarap maglingkod sa Diyos, hinding-hindi ka po magsisisi. At ang paglilingkod sa Diyos ay sa pamamagitan ng grasya at ang grasya ay ating gagamitin sa pamamagitan ng pananalig. We were saved by grace through faith. So by grace and then through, yung diniscuss ko kahapon, yung kaibahan ng by at ng through. Ang may kagagawa ng kaligtasan ay ang grasya at ang grasya ay na kay Jesus Cristo because Jesus Christ is full of grace and truths. So yung grasyang yun ang kailangang tanggapin ng isang tao at ang pagtanggap ay sa pamamagitan ng pananalig. So saved by grace, naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananalig. Kaya nga kung ating unawain, ako'y naligtas at grasya at ng Panginoon nang siyang nagligtas sa akin, pero kaya ako'y naligtas dahil sumampalataya ako sa Panginoon. At yung kaligtasan ko ay nung araw na born again ako, ang kailangan ko nung araw na yon is to believe. Pero hindi nagtapos doon ang kaligtasan. Kailangan magtuloy-tuloy. Kaya ang susunod, I have to trust. Hello? At ang susunod, I have to rely in Him so that I can continue on my salvation. So yun po ang kabuuan ng faith, belief, trust, and depend or hope.
Kaya kailangan araw-araw ay alam natin ang ating pananatili sa kaligtasan. At ito ay sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. As many as are led by the Spirit, they are children of God. Kaya nga, napakahalaga po na iyong maintindihan na pananalig lang ang kailangan mo to obtain new breakthroughs. Pag sinabi pong breakthrough, ang ibig sabihin ay lumagpas ka sa imposible. At laging tandaan mo na ang Diyos ay maligaya na gumawa ng imposible sa bawat buhay ng kanyang mga anak. Kaya kung may sakit, ay kayang-kaya niyang pagalingin ang kanyang anak. Amen? Kung mahirap, kayang-kaya niyang paunlarin ang kanyang anak. Subalit, hindi niya magagawa ito nang hindi sumasang-ayon at hindi nakikipag-isa ang kanyang anak. Hindi mo pwedeng pilitin ang anak mong kumain kahit masarap yung iniluto mong putahe, kailangan siya ay maghangad na kanin yung iyong iniluto. Tama po ba? Kaya nga ating intindihing mabuti, laging kasali ang ating desisyon, ang hindi, walang kondisyon ay pag-ibig ng Diyos, pero mga pangako ng Diyos ay lahat ay may kondisyon. All the promises of God are all conditional, but all the promises of God are all yes and amen in Jesus Christ. Amen? So, ano po ang ibig sabihin? Though promises of God are conditional, pero pag pinaniwalaan ko yung pangako, though it is conditional, but the answer is yes and amen in Jesus Christ. Mangyayari at mangyayari yung pangako, anuman yung pangako na aking pinaniniwalaan through the years, mangyayari yun. Kaya kailangan iyong paniwalaan ang mga pangako ng Diyos dahil ang mga pangako ng Diyos ang pakikinggan ng Diyos. Remind Him of His promises. At ang Diyos ay tuwa pag pinaalalahanan mo siya ng pangako. Ako'y tuwa pag sabi ng anak ko, nung sila'y maliliit pa, diba daddy, pangako mo, pupunta tayo sa Manila Zoo. Kaya, nung araw, maganda ang Manila Zoo, may hayop talaga. Pero ngayon, wala na yata. So, ngayon, saka yung, ano yung parang Disneyland natin sa Santa Rosa, anong tawag doon? Enchanted Kingdom. Nung bagong bukas yun, ay napakasarap na pumasok dahil walang pila. Ang mga Ferris wheel na malalaki at yung mga lahat nung napakaganda nung panahon yun. Pero ngayon, pipila ka ng maraming oras. Kaya nga po nais kong iyong maintindihang mabuti na sa iyong panahon, gawin mo ang nararapat at sa iyong panahon, mararanasan mo yung iyong pinaniniwalaan. Amen. Hallelujah. So, ngayon, kailangang maintindihan mo sino ka at ano ang meron ka. Tingnan mo ang iyong katabi dahil maraming Kristiyano ang kanilang binabanggit ay yung wala sa kanila. Huwag mong babanggitin yung wala sa iyo dahil yung sinasabi mong wala matagal nang nasa iyo, hindi mo lang alam. Una, nakatotohanan. In Jesus Christ, we have fullness. We have completeness in Jesus Christ. Kay Jesucristo, tayo ganap. Kay Jesucristo, wala na tayong kulang. At iyong paniniwalaan yun. And what you believe will transpire. What you believe will come to pass. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kadalasan, yung ibang ginagamit ay lohika. Nako, eh pag sa logic, ay tayo ay hindi matatalo. Pero laging tandaan mo, isuko mo ang lahat ng isipan mo sa salita ng Diyos. Si Moses ay kailangang basagin ang kanyang isipan para palitan ang isipan ng Diyos. Let this mind be in you, which is in Jesus Christ. And what is the mind of Jesus Christ? It is obedience all the way. Even unto death on the cross. Yun po yung isipan ng Panginoong Hesukristo. Masunurin siya sa kanyang Ama. Kaya napakaganda at napakahalaga
na iyong maintindihan that whenever you pray, He will hear and answer you. Kapag ikay mananalangin, lagi kang pakikinggan dahil ang sabi ng Biblia, hindi ka patapos manalangin, narinig na kita. Amen? Dahil alam ng Diyos ang iyong kailangan. Amen? So when you pray, believe that you receive them. Kailan mo raw tinanggap? Nung ikay manalangin. Amen? Kaya siyasatin mo ang salita ng Diyos at paniwalaan mo. Then thirdly, all His promises are yes and amen in Jesus Christ. Basta paniwalaan mo that God will supply all your need according to His riches in glory. May ubos ba ang kayamanan ng Diyos? Iyong laging tandaan, according to His riches. Hindi sinabing according to the riches of the Central Bank of all nation. Hindi po eh. Ang sabi, according to His riches. Kayang-kaya kang tustusan. Kayang-kaya kang bigyan ng pera para mabawi mo yung foreclosed na iyong house and lot. Nangyari sa akin, dahil ako ay naniwala na foreclosed, pero nabayaran ko agad. Dahil ako ay alipin ng Panginoon. Hindi narinig. Ang alipin po, walang sariling karapatan. Ang alipin po ay walang sariling isipan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko na, kayo'y tinuturing na alipin, kayo'y kaibigan ko na. Sapagkat ang alipin, hindi alam ang gagawin ng kanyang Panginoon. Pero ngayon, dahil iniibig ninyo ang mga kapatiran, gagawin ko kayong aking kaibigan because you love my commandments and you love the brothers. Kaya kailangan, para magsiwalat ang Panginoon sa iyo, ibigin mo ang mga kapatiran sa iyong simbahan. Huwag mo silang hahatulan, huwag mo silang, basta huwag. Basta sabihin mo, maganda ang kinabukasan ng mga kapatiran ko sa aking lokal na simbahan. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hello. And we are blessed with all spiritual blessings. Lahat ay nasa atin na. Ang gagawin mo na lang ay tuklasin. Paano mo matutuklasan? By prayer. By fellowship with the Holy Spirit. Kaya nga po, nice kung iyong tayuan itong mga katotohanan ito. And in Jesus, the Father will freely give us all things. Everything is for the asking. Kaya sabi ng Panginoon, anuman ang hinginin niyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay sa iyo. Meron po ba doon pwede tayong ikatwiran? Ay si Pablo, napakatalino. Sa ulado niya, from Genesis to Deuteronomy, napakatalino niya. Pero kailangan basagin siya ng Diyos. Si Moses, binasag ng Diyos for 40 years para palitan yung kanyang isipan na galing sa karunungan ng mga Ehipsyo. At si Pablo, kaya pa ulit-ulit, binasag ang kanyang karunungan sa batas. Sapagkat hindi naman niya nasusunod. Ang Ten Commandments po ay 9 ay moral law and 1 is ceremonial law. The fourth commandment is ceremonial law. The fourth commandment is the Sabbath and the Sabbath is for the Jews. Kaya sabi ng Panginoon, ang Sabbath ay hindi para sa tao. Ang tao hindi para sa Sabbath, ang Sabbath ay para sa tao. Na ibig sabihin, ang Sabat ay pamamahinga at ito ay kabubuti ng tao, hindi ang tao magiging mabuti sa araw ng Sabat. Hello? Yun po'y lahat ay nasa salita ng Diyos, pero hindi ko na tinutukoy dahil babagal ang pangangaral. Kaya nga, ating unawain, gusto ng Ama na malaya at maunlad na ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Dahil si Jesu Kristo ang ating Panginoon.
And another truth, we are seated with Jesus in the heavenly places. Physically, tayo ay nandito sa Green Hills. Alam mo, umupo ako kanina dahil ako'y lumabas at nagtanghalian dahil talagang puspusan akong nakikipagniig para madala ko sa inyo yung katotohan ng gusto ng Diyos na dalhin sa inyo. Abay, ano ba naman? Ako'y observant eh. Laging tandaan mo sa buhay, meron pong krisis. Sino dito ang hindi nakaranas ng krisis? So, kaya po may krisis ay para dalhin ka sa discontentment. The purpose of crisis is to bring a person to discontentment. Pero sa punto, gamitin mo ang iyong krisis, be observant. Dahil doon sa krisis mo, merong malaking gagawin ng Diyos na hindi mo matututunan sa maluwag na buhay. Hindi ninyo narinig. Pagpanatag ang buhay mo, kompleto ang kailangan mo, hindi ka maghahanap ng panibago. Sabi nga ng isang manunulat, the only constant is change. Pagkakagising mo sa umaga, panibagong araw. Huwag mong sasambahin ang araw dahil ang araw ay daraan lang yan. Kaya napakaganda at napakahalaga na maintindihan mo na ikaw ay merong magandang kinabukasan dahil sabi ng Diyos, I know the thoughts that I think toward you. Not of evil, but to give you a good future. Laman ang isipan yan. At ang sabi rin ng Diyos, call unto me and I will show you great and mighty things that you know nothing about. So the power that is at work in you, God will be able to do exceeding abundantly above all that you can ask or think. Yung iyong ginawa ay hindi yan pambihira. Yung nakamit mo dahil sa iyong pagtitiwala sa Diyos, yun ang pambihira. Amen. Ang Diyos po'y napakabuti. So nothing can separate us from His love. Kahit ano po ang mangyari, kahit na maglindulan pa dyan, kahit na magiba pa ang mga bundok, nothing will separate us from His love. And the love of the Father is placed in His Son. So when you love Jesus, you are receiving two loves. Amen. The Father and the Son combined, ay matatalo ka kaya. Kapatid, maghunos dili ka at magdesisyon ka ngayon. Sabi nga nung isa ring mangangaral, if you work, God will not work. But if God's work, you will not work. Hindi po ibig sabihin ay hindi tayo gagawa dahil hindi pwedeng pakainin ang tamad. Tayo po'y masipag. Ang ibig mo sabihin ng when God works, hindi ka na mahihirapan dahil isisiwalat niya ang all wisdom. He will give you great discerning heart at mauunawaan mo kung nasa saan yung iyong mga biyaya. And that is the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya nga pa ulit-ulit, makapagbo-broadcast kaya ako ng maraming oras sa telebisyon at sa radyo. It's all because He desired it, and what He desired, I desired. Gusto niya, kaya hinangad ko rin ang ibig niya. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng paraan para dalhin tayo sa kawalan for one reason. He want to intervene. Ibig niyang pakialaman ang ating buhay na inanyayahan mo siya. Amen? Gusto mo ba suluhin mo ang iyong problema? Huwag. Naku, huwag. Cast all your care upon Him for He cared for you. Cast all your burden upon Him for He will sustain you. Yung iba, pag tumandan at nawala ng trabaho, para bang wala na siyang pag-asa? Hindi po.
Laging tandaan mo, habang may hininga, may pag-asa. May isang lalaki na paulit-ulit kong naaalala at naipapatutuo. For several years, itrinanslate niya ang Biblia sa Hindi, sa salita ng mga Bombay. At nung matapos niyang manuscript, hindi pa na i-imprinta. Siya'y nag-forlo, pumunta ng Amerika. Ay ano ba naman pagbalik niya, nasunog yung kanyang bahay. For several years, kanyang maasikasong inililipat sa salita ng mga Bombay ang English na Biblia. Ano ang sabi niya? Siya ba ay naghimutok? Hindi po. At age 89 years old, in one year time, kanyang na-i-translate yung English sa Bombay na lingwahe. Kapatid, anumang edad mo, God is ready to give you great achievement. Amen po ba? Do not lose by default. Ano po yung default? Hindi sumipot sa laban. Do not throw the towel. Sabihin mo, this is great. This is good. Lahat ay galit sa akin. Wala na akong kakampi. This is great. This is good. Dahil ang kakampi ko na lang ay ang Diyos. Hello. Yung amen mo, isa buhay mo. Amen. At mararanasan mo ang Diyos. And nothing can snatch us from the hand of the Father. Again, dalawa uli. Nothing can snatch us from the hand of the Father and from the hand of Jesus. At sabi ni Jesus, I and my Father, we are one. Kaya wala kang talo. Amen? Wala kang talo. Kaya kung ikaw may nasa krisis ngayon, panalo ka. Hello? Panalo ka kung ikaw nasa krisis. Sabagkat nung wala ka sa krisis, wala kang pakialam sa Biblia. Kaya sabi ni David, kung hindi ako nagka-krisis, hindi ko minahal ang iyong salita. Kapatid, mahalin mo ang salita ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, narito ang lahat ng hinahanap mo. May dalawang batang nag-uusap. Bakit ang lola mo laging hawak ang Biblia at basa ng basa? Sabi naman ng bata, hindi ko rin alam eh. Ewan ko nga ba sa lola ko at basa ng Biblia? Bayan mo, tatanungin ko ang lola ko at sasabihin ko kung ano isasagot. At tinanong, Lola, bakit babasa ka ng basa ng Biblia? At sabi niya, gold digger ako. Gold digger ka, Lola. Naghuhukay ka ng ginto. Oo, dahil narito ang lahat ng ginto. Kaya ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay higit pa sa pinong ginto. Pero bihira, nagbabasa ng Biblia, kaya hindi yumayaman. Sabihin mo, aray, ako yun. Kaya mareklamo ang marami dahil hindi nagbabasa ng Biblia. At laging nakatingin sa kanyang pangangailangan. Hindi mo makakamit ang iyong pangangailangan hanggat hindi mo sinasaliksik ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo at Saduceo at Escriba, ang sabi niya, you search the scriptures because you know that there is eternal life in it. Buhay na walang hanggan ang nasa salita ng Diyos, at pag may buhay kang walang hanggan, hindi ka magkukulang, ikay magtatampisaway sa kasaganaan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang hamon ko sa inyo ay ito. Sabihin mo sa iyong katabi, repent. Ano ang repent? Ang repent po ay, ang prefix ay re. Panunumbalik, ang pent po ay sa pinakamataas na tuktok ng isang gusali, penthouse. Naniniwala ka bang ang penthouse ay nasa ibabaw o nasa ilalim? Ano ang nasa ilalim? The basement, tama. So, repent! Ibig sabihin, return to the high position! Amen! Huwag kang malungkot kung wala kang trabaho. Huwag kang malungkot kung may edad ka na dahil lahat tayo magkakaedad. Ikatuwa mo, umabot ka sa ganyang edad mo.
Magpuri ka sa Diyos dahil maraming namamatay ng bata. Ikay buhay pa hanggang ngayon at sasabihin mo wala kang hanap buhay. Magpuri ka sa Diyos at magkakaroon ka ng negosyo. Amen. Tipunin mo ang mga walang hanap buhay at magtayo ka ng negosyo doon sa mga walang hanap buhay at sila'y tulungan mo na maging janitor at meron ka ng services. Hello? Naunawa mo? Marami pong hanap buhay. Huwag ka lang mamimili. At huwag mamimilit. Sa Matthew 3:2, gusto ko pong makita ninyo ang salitang repent. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. At nakulong si John the Baptist. Pero hindi ko makalimutang sinabi niya, let me decrease and let him increase. Ibig sabihin, mawala ang halaga sa akin, si Jesucristo lang ang mahalaga. Kapatid, namumuro ka na. Nasa gilid ka na ng iyong malaking achievement. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, napakalapit na. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. At nakulong si John the Baptist at ano naman ang 4:17. Tingnan natin. Sinong nagsalita dito? From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Namatay si John the Baptist, namatay ang Panginoong Jesucristo, pero si John the Baptist ay bubuhayin muli, si Jesucristo ay nabuhay na maguli. Hindi ninyo narinig. Si John the Baptist ay namatay at bubuhayin muli. Si Jesus namatay at binuhay na maguli. Upang ipakita na ikaw at ako ay mamamatay pero bubuhayin muli. Laging tandaan mo na ang tao ay laging itinutulad sa punong kahoy. At ang tao ay itinutulad sa isang buto. Ang buto ay walang buhay, pero pag itinanim mo, anong mangyayari? Magkakaroon ng buhay. Kaya ikaw ay walang buhay, pero pag ikay napuspos ng Espiritu, magkakaroon ka ng buhay. At hihigtan mo ang mga kamag-anak mo sapagkat ang banal na Espiritu ang mangunguna at mangangasiwa sa iyong buhay at ang lahat ng sakit karamdaman ay lalaya sa iyong katawan. Sapagkat hindi ka na mag-iisip sa iyong isipan dahil ang pinanggagalingan ng sakit ay worry and anxiety. At dahil ikay naniniwala na sa salita ng Diyos, wala na ang sakit sa iyong isipan, kaya hindi ka na magkakasakit at ikaw ay lalong magiging matibay at matatag sapagkat ang pinagtitiwalaan mo ay pangalan na nasa ibabaw ng lahat ng pangalan. The name above all names, and that name is Jesus Christ. Ngayon, namatay si Jesus, nabuhay na maguli, at dumami ang miyembro ng unang simbahan. Gusto kong maranasan natin yung pangangaral noon. Sa unang pangangaral, 3,000 agad ang na-born again. Sa ating panahon, 3,000 pangangaral, walang na-born again. Kaya kailangan tayo ipuspusang manalangin, umiyak tayo sa Diyos. Amen. At ikalawang sermon, 5,000 ang idinagdag ng Diyos doon sa 3,000. Mangyayari sa atin yan. Sabihin mo sa iyong katabi, mangyayari sa atin. Mangyayari sa atin. Dahil tayo'y naniniwala. Kaya magnegosyo ka at dadami ang maliligtas sa pamamagitan ng iyong negosyo. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. So, nais kong makita mo na yung mga kasamahan ni Pablo, yung mga sumusuporta kay Jesucristong ministeryo ay mga negosyante. Yung sumusuporta kay Pablo ay mga negosyante. Tingnan mo ang iyong katabi. Ikaw ay merong magandang kinabukasan at hinaharap. Kaya ka naririto ngayong gabi. Amen? So yung unang sermon sa Acts 2:38, ano ang unang sermon ni Pedro? Napakahusay na preacher ni Pedro. Ano ang sabi niya? Then Peter said unto them, sabay-sabay, repent
and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. What is baptized, baptizo? To be immersed, to be submerged, or to be overpowered, or to be overwhelmed. Repent and be overpowered and overwhelmed, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, para maalis ang mga kasalanan, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Alam mo ang kayamanan natin? Holy Ghost. Amen? Banal na Espiritu. Glory. 3,000 ang na-born again. Then sa 3:19. Acts 3:19. Repent you therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Oh, I love this. Fourth, repent. Balik natin sa 2:38. I-compare natin sa 3:19. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So ano ang reward dito nung magsisisi? That he will receive the gift of the Holy Ghost. Sa 3, yung ating binasa kanina, 3:19, repent you therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Oh, I love these times of refreshing. Yes. Yung times of refreshing po, kahit ano ang problema mo, hindi ka mababagabag. Yes. Kahit ano ang crisis mo, hindi ka maririndi. Yes. Repent ye therefore and be converted. Repent, be converted. Repent, be converted, that your sins may be blotted out. Para mga kasalanan mo ay burahing lahat. The times of refreshing shall come from the presence of the Lord, when all the sins of a person are blotted out. Hello? Pag binura ang kasalanan ng lahat ng tao, ng isang tao, sa kadarating ang, ano po ba ang refreshing? Pag mainit, ano ang gusto mo? Malamig na inumin. So pag uminom ka ng malamig na tubig, you are refreshed. Amen? At pag ikay pawisang pawisan at naiinitan at pumasok ka sa air conditioner, in air conditioned room, ano ang nararamdaman mo? Nawawala ang pawis. At ikaw ay sumisigla. So, kapag ikaw ay nagsisi at nagbago, repentance is followed by conversion. So, ano po ang conversion? So, repent. Tingnan po natin ang meaning ng repent. Repent means metanoia, a change of mind. Pagbabago ng isipan. At ano ang babaguhin sa atin? Sa lakas ko, sa profesyon ko, sa talento ko. Kakaroon ako ng mga ito. At nakamit. Pero hindi niya ma-enjoy dahil katulad ng isang mayamang lalaki, ang sabi ng kanyang asawa, wala ka ng panahon sa akin at sa iyong mga, sa ating mga anak. At ang sabi nung lalaki, lahat ng ito ay ginagawa ko para sa inyo. At laging ganun. At nakuha niya yung kanyang pangarap. At isang araw, wala na ang kanyang asawa, wala na ang kanyang mga anak, tagumpay siya, pero walang makakasali at makakasalo dun sa kanyang tagumpay. Hello? Repent you therefore and be converted. So repentance is a change of mind.
Sa halip na ako'y magtiwala sa katalinuhan ko, pagtitiwalaan ko na lamang ang karunungan ng Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The wisdom of God is foolishness to the world. But the wisdom of the world is foolishness unto God. Aba, isip-isipin mo naman. Noah, lilipulin ko ang mga tao at hayop. Magtayo ka ng barko. Sumunod ba si Noah? May nakikita ba siyang ulan? Hindi pumapatak ang ulan, paanong magkakaroon ng baha? So ang pananalig po, you will take the word of God literally. And you shall understand the word of God spiritually. Yung iba, spiritual muna, bago literal, literal muna, at lilitaw ang spiritual na katotohanan ng nasa salita ng Diyos. Kung ikay nauuhaw, uminom ka ng tubig. So, yung iba, pag inom ko ng tubig na ito, hindi na ako mauuhaw. Ginagawang spiritual. Pero ang sabi ng Panginoon, pag ininom mo ang tubig, sabi doon sa babae, sa sikar, mauuhaw ka uli. Pero pag ininom mo ang tubig na bibigay ko sa iyo, kailanman ay hindi ka na mauuhaw. So, sa ang Panginoong Hesukristo ay gumagamit ng literal na bagay na itinulad niya ang banal na Espiritu ay sa tubig na kailangan ng isang tao pag nauuhaw. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa John 7, kapag ikay puspos ng Espiritu, ang banal na Espiritu ay katulad ng malaking ilog. At hindi ka na kailanman mauuhaw. Kaya ako hindi nauuhaw, bagamat umiinom ako ng mineral water. Man shall not live on bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yan ayos kong iyong maintindihang mabuti. In Christ alone, our sins were blotted out. In Christ alone, all our sins were remitted in a list. Amen? Kaya sa harapan ng Panginoon, para tayong hindi nagkaroon ng kasalanan. Laging tandaan mo po, kapag ang isang tao ay nasa kasalanan, ang ma-produce dito ay guilt and fear of punishment. Pag ang isang tao ay may kasalanan, hindi tayo pwedeng mabuhay na may kasalanan kahit maliit. Iiwas at iiwas ka doon sa pinagkasalanan mo. So, sin bring fear and punishment. Eh, napakadali naman, Panginoon, inaamin ko po. Repentance is this, admission, Panginoon, patawad po. Patawad po, Panginoon. Sasabihin niya, alisin ang luha sa mata mo. Anak, nung magkasala ka, hindi mo ako kasama noon eh. Pero ngayon, hindi ka na magkakasala dahil kasama mo na ako. Amen. Amen. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Three things! Ang sabi ng Diyos sa propetang Micah, what does God require of you, O men? To love mercy, to do justly, and to walk humbly with your God. Mahalin mo ang katwiran, hallelujah. Gawin mo ang katwiran, mahalin mo ang kaawaan, at mabuhay kang kasama ang Diyos 24 oras araw-araw, at wala kang katatakutan na napanood mo sa telebisyon. Ang telebisyon, linalagyan ka ng takot. Pero laging tandaan mo, napakaganda ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos.
Eto, hahamunin ko kayo. Alas 12, pumunta ka ng Tondo. At ipakikita ko sa inyo, tahimik na tahimik. Pero sa media, makinig ka, napakagulo ng Tondo. Napakababait po ng mga kaibigan natin sa Tondo. Nakakahiga ako sa kanilang bahay, sa kanilang supa. Why? Dahil ang Diyos ay kanilang Diyos. Amen po ba? So, repent you therefore and be converted. Ano po ba yung converted? A change of conduct. Pagbabago ng asal, pagbabago ng gawi. Dati, may Biblia ako at pag weekend, dahil ako nasa sales, nagsasayaw kami sa nightclub. At umiinom kami ng red wine. Dahil pampaganda raw ng kalusugan. Eh dahil ako ay wala pang lalim sa salita ng Diyos. Pero salamat at hindi naman ako natukso sa kasalanan. Sumasayaw lang. Umaawit lang sa stage. Dahil nung ako hindi pa born again, mahilig akong pumunta sa mga inuman at nagja-jamming kami at ako'y aakyat sa stage at aawit ako. Kaya mahilig din akong umawit magpahanggang ngayon. Nadala ko yung hilig ko. At yun ang kawili-wili sa Diyos. Awitan mo ang Diyos. His kingdom come, sabi ng awitin ni Darlene Sheck. His kingdom come, His will be done. Let Jesus reign in yourself. Sing! Sa paghahari ng Panginoon ay inaawitan mo ang Panginoon. Kaya napasagot ko ang aking asawa dahil ako ay hinaharaan ako siyang lagi. Hello? Adios, Marikita Linda. Aalis na. Alam nung matatanda. Pangarana yun. Amen? Kaya nga po, ating unawain, repent. Magbago ka na at sa Diyos ka magtiwala mula ngayon. Nung ako'y sa sales, ang unang bati sa akin ng sales manager dahil ako ay tinanggap, sabi niya, Greg, welcome to the godless profession. Pagkatapos, nagkaroon ng orientation sa production department at ang sabi nung production manager, welcome to the ruthless profession. Sabi ko, bakit kaya godless at ruthless? Sapagkat sa sales, pag hindi ka pupuspos ng Diyos, aagawan mo ng benta yung kasama mo sa trabaho. Hello? Idadaan namin sa trading. Benta nung kasama namin, susulutin namin, idadaan namin sa trading, kami ang may komisyon, kawawa yung kasama namin, pag natuklasan, inuman lang, ayos na uli, sulutan uli. Pero nakakapagod po. Kaya napakahalaga po na iyong mapagtanto na kay Hesukristo, tayo po ay matagumpay na. Amen. Hindi magtatagumpay dahil kay Hesukristo, tayo matagumpay na. Amen. Amen? Kaya kailangang mawala ang alin. Sa 1 John 3:5. So, we repented and we changed our conduct. Pero ano sabi rito? And you know that He was manifested to take away our sins and in Him is no sin. Yan, napakahalaga po na siya'y nagpakita, siya'y dumating para alisin ang ating mga kasalanan at sa Kanya na walang kasalanan, tayo ay mabubuhay sa pamamagitan Niya na walang kasalanan. Purihin ang Panginoon. Gusto mo yun? Na yung lahat ng kasalanan na pag isusulat natin napakarami, eh talagang ikaw ay maririndi ang isipan, pero kapag ikay na kay Hesukristo, lahat pala yun ay pinatawad na Niya. Kaya wala kang iisiping isang mga minuto dahil pinatawad ka na, kaya you are not guilty, you are forgiven. Amen? So there will be no punishment. Because you believe that you were forgiven. So, ngayon, ating unawain sa Psalms 103 verse 12. Ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us.
So, nung tayo'y patawarin, napakalayo na nung ating pagsuway. Inalis na sa ating katauhan. If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka na, sabihin mo sa iyong katabi, bago na ako. Dahil kay Jesu Kristo. Ngayon, dahil tayo na kay Jesu Kristo, may utos. Huwag ka nang magkakasala. Hello? Pwede ba tayong mabuhay na hindi nagkakasala? Hindi. Ay kanina lang, ilan ang kasalanang ginawa mo mula umaga. So, ibig sabihin, merong plano ang Diyos dahil alam niya na tayo'y magkakasala. Hindi tayo makasalanan, pero tayo magkakasala. Lumuwag ba ang iyong pakiramdam? Dahil ang sabi ng 1 John 3, verse 8, 1 John 1, verse 8, ano ang sabi? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sabihin mo, dinadaya mo ang iyong sarili kung sinasabi mong hindi ka nagkasala. Eh kanina lang, ay sumigaw ka eh. Hello? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9. If we confess our sins, so yung confess we admission. So, balik ulit natin sa 8. If we say that we have no sin, singular, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9. If we confess our sins, yung isang kasalanang hindi pinagsisihan ay manganganak. Hello? Halimbawa, nakapagsinungaling tayo, lumapit yung iyong nanay. Ginawa mo ba ito? Hindi po. Tapos lumapit yung kuya mo. Ginawa mo ba ito? Hindi po. Ilan ang kasalanan? Biglang dumating yung ninong at ninang, nabalitaan ko sa nanay at kuya mo, nagkasala ka. Hindi po. Kaya nga, bago lumubog ang araw, huwag kang paaabot na nasa kasalanan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ano ang katapat ng ating kasalanang ating inamin? Forgiveness. And cleanse us from all unrighteousness. So sin is unrighteousness. Amen po ba? Naalala ko at madalas kong maalala ito. Dumating ang isang lalaki at minura niya yung may-ari ng kumpanya. Minura niya. Galit na galit yung sekretarya. Gusto na niyang awatin. Pero sinenyasan siya ng kanyang boss. Tapos pagkapagmura, umalis, galit. Sir, sino po yun? Sobra naman yun. Ang sabi niya, yan ang matalik at matapat kong kaibigan. Matalik at matapat kong kaibigan. Mamaya babalik yan, iiyak yan. Pagkatapos nga ng ilang minuto, bumalik at ang lalaki, alam niyo ang pangalan niya, si Norman Vincent Peale. Bumalik ang matalik at tapat niyang kaibigan. Ibig sabihin, wala siyang paghihingahan. Kaya kung ikaw ay namumura ng kaibigan mo, humihinga lang ang iyong kaibigan sa iyo. Amen. Dahil alam niya na ikay matibay, ikay matatag, at ikaw ay mapagkakatiwalaan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So sin is unrighteousness. Pero pag inamin natin, dahil ang sino mang nagtatakip ng kanyang kasalanan sa 28:13, tingnan natin ang Proverbs at makikita natin, huwag mong ipagpapaliban ang paghingi ng tawad. He that covereth his sin shall not prosper. Siyang hindi inaamin ang kanyang mga kasalanan ay hindi uunlad. Colon. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ngunit siyang inamin at kanyang tinalikdan ang kanyang mga kasalanan
tatanggap siya ng awa. Hello? Maganda po ang awa ng Diyos. Dahil para kang hindi nagkasala, sa sandali na hingin mo ang pagpapatawad. Patawad po, Panginoon. Amen. Kaya kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ang utos, live without sin. Mabuhay kang walang kasalanan. Kaya nga sabi ng kawikaan, dahil marami sa atin barat, alam niyo ang barat? Nakikipag-negosasyon at sasabihin, eto naman, hindi naman maganda yung paninda mo. Ito. Tapos pag katapos na nabili niya ng mura, sasabihin, jackpot ako. Nasa kawikaan po yun. Jackpot ako dahil naloko ko siya. At pagdating namin sa bahay, akala ko jackpot kami, mga bulok pala yung nasa ilalim. Kaya huwag ka nang mambabarat. Amen. Pag sinabi sa Divisoria, ganito ang presyo nito, sa kabila'y mas mahal dahil sigurado ka doon sa mahal dahil totoong orange yung makakukuha mo doon. Amen. Kaya nagkaroon ako ng karanasan na ganun. Sabi ko, mahirap talaga ang barat. So, kaya natawa ang mga negosyante. So, dito makikita po natin, may utos sa 1 John 3:6. Ano ang sabi po doon? Ay, napakaganda po ng ating Diyos at ng ating buhay. Whosoever abided in Him, sinneth not. Ang sinumang nananatili kay Jesus ay hindi nagkakasala. Whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Kung ang sinumay nagkasala, hindi niya nakita siya at hindi niya nakilala siya. Sino yung Him? Jesus Christ. Sa verse 8, ano po ang sabi? He that committed sin is of... Hindi ninyo mabasa. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. What is the work of the devil? Sin. Tuksuhin tayo para tayo magkasala. Pero this time, hindi ka napapayag na mapatukso. Amen? Ikaw ay maninindigan na. So, ngayon ang isa pa sa 1 John 5:18. Kaya kailangan tayo po ay mawala ang kasalanan sa atin, magsisika bago lumubog ang araw at humingi ng tawad. We know that whosoever is born of God, sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Nalalaman natin na ang sinumang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala, kundi siya ay bugtong ng Diyos. Ibig sabihin ay paborito ng Diyos. At iniingatan siya ng Diyos. At hindi niya papayagang ang diablo ay siya'y mahawakan. Naniniwala ka po dito? Ako po'y naniniwala dito sapagkat nararanasan kong lagi ito. So, sin not. And then ang isa pang madalas na kasalanan ng maraming Kristiyano sa 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Higit pa dito, ang pundasyon ng Diyos ay nakatayong tiyak. At ito yung alab. Ito ang katotohanan. Ang Panginoon, nalalaman niya ang lahat ng Kanya. So, kilala ka na ikaw ay Kanya. At hayaan ng bawat isa na ginagamit at sinasambit ang pangalan ni Kristo ay lumayo sa kasamaan. Bakit po kaya? Bakit po ayaw ng Diyos na tayo magkasala? Bakit ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kasamaan? Sa Psalms, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
Ano po ba yung iniquity? Ang bihira ito, akala mo napakagaling, eh, mas magaling naman ako sa kanya. That is iniquity. Hello? Uunahan ko ito. Guguluhin ko ito para ma-late at makuha ko ang promosyon. That is iniquity. Lihim na balak para sa kasamaan ng kanyang kaibigan. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Eh samantalang, pag dumalangin kang malinis ang iyong puso, diringgin ka ng Diyos. Mas malaki ang tatanggapin mo kaysa iyong pagsisikaping matanggap. Mahirap ba? Napakahirap po na mabuhay na walang kasalanan. Kaya sabi ni Isaiah, "Here I am, Lord, use me, for I am a man of unclean lips." Eto ako, Panginoon, gamitin mo ako, bagamat ako'y chismoso. So, bakit siya ginamit ng Panginoon? Dahil alam niya siya'y chismoso. Inamin niya ang kanyang kahinaan at siya ay ginamit ng Diyos. Linagyan ng baga ang kanyang bibig at nawala ang kanyang pagkatsismoso. The anointing will remove wickedness from our heart. At yun yung gagawin natin after this message. Papahiran ko kayo ng langis and the anointing will do its work in your life. Amen po ba? Gusto ninyo ng anointing? Kaya lumapit tayo sa Panginoon at sabihin mo, I am no longer a slave of sin. Isigaw mo, I am no longer a slave of sin. Sa Romans 6:6, ano po ang sabi ron? Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So, dahil tayo ay kasama ng Panginoong Hesukristo sa pagkapako niya sa krus, kaya tayo ngayon ay hindi na alipin ng kasalanan. Amen? Sa John 8:34. So, dito ay makikita natin mismong sinabi ng Panginoon, Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin." Sinabi ng Panginoon ang buong katotohanan, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Pero tayo na kay Hesukristo na, kaya hindi na tayo alipin ng kasalanan. Alipin na tayo ng Romans 6:18. Ito na, alipin na tayo ng "Being then made free from sin, you became the servants of," what are you now? "Servants of righteousness." Wow. Verse 19. "I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness." Kaya nga mula ngayon, tayong lahat ay alipin ng katwiran, kaya tayo ay patungo sa araw-araw na kabanalan, at ang mga banal pag humingi sa Diyos, tatanggapin niya ang kanyang hiningi. Amen. So, I challenge you. So, my command, do not sin. Remove iniquity in our heart. And my challenge is this: the Lord will prosper your work. The Lord will bless your family. The Lord will increase your prosperity. The Lord will rejoice over you and your family for good. And He will hear you when you pray. Amen. Diringgin ka niya pag ika'y nanalangin. At pag ginamit mo ang iyong bibig, ang diablo'y lalayas. Dalawang bahagi ng Biblia sa Matthew 17:20. Doon ay ang pinag-uusapan doon ay tungkol sa diablo, pagpapalayas ng diablo. "And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you." Kaya kung ikaw ay may pa merong tuksong pinagdaraanan, speak against the temptation. Speak against the temptation. And then doon sa Mark 21:21,
Matthew 21:21, ito naman tungkol sa fig tree. And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. So ano po ang ibig sabihin? Yun pong mountain, pansinin po natin, pag ikaw ay nasa bundok Makiling at nasa Santo Tomas Batangas ka, naniniwala ka bang sa kabila nung bundok Makiling ay nandun ang Kalamba at Los Baños? Hello? Pero hindi mo nakikita. Pero pinaniniwalaan mong may Los Baños at may Kalamba. Amen? Yun po ang pananalig. Kahit hindi mo nakikita, pinaniniwalaan mo na ikaw ay maunlad dahil kay Hesukristo. Lahat ng bagay dahil kay Hesukristo ay iyo. At ang iyong gagawin lamang ay laging ipagsabi na kay Hesukristo, lahat ng idadalangin mo ay gagawin sa iyo. Amen? So when you pray in the name of Jesus, then it will be granted to you. At ang ilang halimbawa ng panalangin iyong makakamit ay ang 15:8. Ng John. Silipin natin sandali, 15:8. At ang sabi po doon, Herein is my Father glorified that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Ibig ng Diyos, Ama, na ikaw ay laging masagana, maunlad, pinagpala, at matagumpay. At paano natin maaabot ang mga tagumpay? Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish, and it shall be done unto you. Paano mangyayari ang mga biyaya at pagpapala? By prayer. And then sa 14:13, John 14:13, ano ang sabi niya? And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. So lahat ng hihingi natin sa pangalan ni Jesus sa Ama ay ibibigay sa atin. Ano ang dahilan para maparangalan ang anak sa harapan ng kanyang Ama? Sa 16:23, ano ang sabi doon? And in that day, you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Your blessing is in your mouth. Tayo po ay manalangin, O Diyos aming Ama, dakila at napakabuti. Hayaan mo nang bawat isa ay makapagpasya na magtiwala ng lubusan sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyo ang kaluwalhatian naman sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia. Lunes hanggang Webes sa ganap na 9:30 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, 11:00 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na 10:30 ng umaga at 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na 6:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 6:00 ng gabi, at 12:00 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga alagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magkaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray, to be one with me in this wonderful project so that
ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan na television, studio, and everything ay naroroon na, and then ang prayer force natin ay naroroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin, pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako'y naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo't bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na nandun na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo at hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong email address at ang atin pong Facebook account inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name.